hindi na namin patatagalin pa. Alamin natin kung paano nga ba niya napalago ang kanyang negosyo from local to global. Go negosyantes, let's all welcome the President and Chief Executive Officer of i-Fern Corporation, Mr. Tommanny! Welcome to Go Negosyo, Sir Tommanny! Hi! Good morning! Good morning sa iyo! Good morning, correct! Parati kami good morning sa i-Fern Nation. So... Ang daming bumabate na nakatutok sa iyo ngayon. Mukhang inaabangan ka ng gusto, Sir Tommanny. But of course, Sir Tommanny, yes, bago natin kilalanin yung mga makakasama nating mga go-negosyantes, ano, na I'm sure mabibigyan mo ng magagandang advice tungkol sa pagnenegosyo, baka pwede mo muna po kaming kwentuhan about your humble beginnings as an entrepreneur as well. Paano nga ba po nagsimula ang inyong negosyo, Sir Tommanny? Okay, so 5 hours ba to? Sige, pwede! Para sa'yo! to make it very quick, no, in 2003 I was retired, no, I had 4 children and all of them were in nursery school, tapos retired ako sa negosyo. I was PTA okay. president, tapos I was invited to invest in a business. Sabi Tom, alam ko hindi mo naiintindihan yung networking, pero itong negosyo, marami tayong matutulungan, umasenso at yumaman. Doon pa lang, nung narinig ko yun, sabi ko, okay to. Kasi lumaki ako, nakikita ko yung mga nanay, tatay, lolo at lola ko. Parating tinutulungan yung mga empleyado namin, no? They were first batch makapunta ng Saudi, binigyan ng puhunan, pang negosyo. So yung mga dati nilang empleyado, nagiging ano, ka-level na namin, naging family friends na, hindi na empleyado. So that's why I invested in this business. So we started with Fern Inc. Yan yung sumikat for Fern C. So ano bang narating ni Fern C? Fern C is the first and only networking company product na naging number one sa isang bansa. No, we were so good with this product kasi nga ano, made in Switzerland siya, no, non-acidic na vitamin C, first in the Philippines. We were so good that we were awarded the World Branding Awards for brand of the year for Fern C. So we are the only vitamin C with this World Branding Award from Kensington Palace, London, England. So napasikat namin yung produkto at marami kami natulungan na umasenso kasi mura yung produkto, world class, tapos ang kumikita ng malaki yung mga tao. So that's the secret, no, of our first business. So we started Fern or Fern C as a local business, but right now we are on to i-Fern or Fern International. Doon na tayo. So itong picture na pinapakita, this is the World Branding Awards for Fern D, no? Kasi after napasikat namin yung Fern C, marami pang letra yung alphabet, naging letter D naman. So yung Fern D naman, and you know, siguro fortunately or unfortunately, because during the pandemic, no, World Health Organization is the one who advertised and said vitamin D is very important, no, in the treatment, prevention, and you know, helping people survive COVID. So during pandemic, lalong lumakas yung demand ng produkto namin. Again, yung business model namin, kailangan number one, world class, no, so made in Switzerland na naman si Fern D. Tapos kailangan affordable. So yun yung parating ginagawa namin kasi ang pagkaintindi ko sa negosyo at yung turo ng mga professor ko sa Asian Institute of Management, sabi niya, Tommanny, you create a product that's world class but affordable, nobody can beat you. So yun yung formula namin. Tapos instead of nagre-rely kami sa butika, no, since direct selling company kami, inaasa namin sa mga miyembro namin yung pagbenta. Kaya yung malaking kita sa kanila napupunta kasi silang nagpro-promote, silang nagpo-bodega, silang nagpi-pick up, silang nagde-deliver, silang nagko-collecta, sila yung promotizer, sila rin yung image model, sila rin yung bill collector, sila rin yung warehouse man. So lahat nasa kanila. Kaya dapat lang nasa kanila talaga pumunta yung malaking kita, and it's aligned to our vision, sharing prosperity globally through entrepreneurship. Ibig sabihin, aasenso ka sa pagnenegosyo. So that's what we're doing. Etong picture na to na pinapakita, no? These are people. Every one of those nakalagay associate yung sa sash nila, each one of them may 22 na tao sa ilalim nila. So gumagraduate sila. Pag meron kang 22 na tao sa ilalim mo, graduate ka. May 42 ka na tao, graduate.
may 200 ka na tao graduate, may 600 ka na tao graduate, you know, all the way up. Right now, we have leaders with 85,000 people under their organization. Mm-hmm. Yan. Nice. So, nagtuloy-tuloy na ako. Baka wala. Hindi, okay lang. Okay lang. Itong lahat ng may hawak na cheque na to, no, they are either rank advancers or they are millionaires club members. So, pinapakita na kumita na sila ng 1 million sa negosyo namin. Kasi ang goal nga namin, when people ask me, I attended a foreign marketing class. No, sabi, okay, Tommanny, you create a one-liner to explain what is your business. Para during lunch break, the people, if they like your one-liner, sa'yo sila pupunta para makipagkilala. Eh, punta ako sa stage, sabi ko, hi, I'm Tommanny Tan. I'm in the business of creating millionaires. Nung lunch break, hindi na ako nakakain kasi lahat ng classmates pumipila sa akin, nakikipagkilala, nakikipagpalit ng business card kasi gusto nila maging millionaire. Paano daw nangyayari yon? Correct. So, Sir Tommanny, ano daw po yung iba pa ninyong mga produkto ng inyong kumpanya? Okay, so number one product namin after Fern C was Fern D, no? It's a vitamin D. No, here on the screen, no, we have Milka. Milka is the only calcium in the world made from cow's milk. Kasi most calcium are made from crushed rocks, kaya tinatawag siyang calcium carbonate. Yung sa amin, milk calcium complex, meaning galing siya sa gatas ng baka. No, ito yung extract na ginagamit sa infant formula. Kaya pag tinikman mo yung powder ng Milka, lasa siyang pulburon. Tapos itong Fern Active, no? Paborito to ng mga lalaki kasi natural Viagra daw siya. But what is it really? It's based on a Food and Drug Administration or DOH, no? DOH study kung ano yung mga kulang na bitamina sa average na Pilipino, lalaki at babae. Yun yung laman ng Fern Active. Kaya pag na-take nila yung Fern Active, sasabihin niya, "Wow, napaka-effective naman ito. Ibang klase yung tama sa akin itong multivitamin na to." Yung Fern Flex naman, no, as we get older, yung mga joints natin napupudpud, Fern Flex, no, makes your joints 10 years younger. Hindi joint pain yung ina-address niya. Binubuo niya ulit yung joints mo para mawala yung mga osteoarthritis at yung mga sakit-sakit. Aurora, no, is based on the Aurora product line. Meron tayong sabon, meron tayong lotion, no, ano siya, 10-in-1 whitening siya and all natural product siya. Tapos yung Silver Fresh naman namin, you know, simple tagline, kung dati ang kissing scene mo sa mister mo 10 seconds, dahil sa Silver Fresh 10 minutes. Pag nag-toothbrush ka sa gabi or nag-brush it ka sa gabi, bukas ng umaga pag gising mo, wala kang morning breath. You need to try it para malaman mo. And Fern Coffee, kung ano yung laman na vitamin ng Fern Active, meron one capsule na Fern Active to every sachet of Fern Coffee. Kaya ito naman yung tinatawag nila na natural Viagra na kape. Sabi nga nila, yung mga misis daw, instead of umaga daw binibigyan ng kape yung mister, gabi daw binibigyan. So, iba rin. but truly, these are just ano, kasi galing siya sa research eh. Galing sa research kung ano yung kulang sa Pinoy. Tapos blended in Switzerland siya. Kaya you're getting the best quality. Pero affordable. Kailangan affordable. Kung hindi, hindi ibebenta ng i-Fern Corporation. Ayan. Nako, eto na nga. Siyempre, I'm sure marami rin po kayong struggles, Sir Tommanny, nung pandemic, mga lockdown. Siyempre, ano yung naging response ninyo pagdating dito sa pagdating nung talagang natira tayo ng COVID? Ano? Ano yung mga ginawa ng inyong kumpanya, sir? Okay. So, para sa akin, bakit instead of sumama yung takbo ng kumpanya namin, lalo siyang gumanda in 2020 and 2021, I give a lot of credit to Presidential Advisor Joey Concepcion, no, leader of Go Negosyo. Kasi I'm part of the Go Negosyo chat group. Kaya lahat ng mga information tungkol sa COVID, yung nag-uusap tungkol sa pagpaparating pa lang ng yung mga testing kit, no, para for COVID, yung dati dugo pa yung ginagamit. Kami yung unang batch na nagparating, no. Kalaho kami dun sa Go Negosyo, yung kapatid angat lahat, mentor me program. So lahat ng programa ni Joey, sumasama ako. Yung first batch na nagpasok ng testing kit, kasama kami doon. Yung first batch na bumili ng vaccine, kasama rin kami doon. So lahat ng informasyon na nandun, nababasa ko, na napag-aaralan ko kaagad. At syempre, may mga sinasabi palagi sila Joey at yung mga other business leaders natin. Kaya ang nangyari, nung nag-announce si President Duterte
nung na March 16 lockdown siya, inaala na namin yung sitwasyon. By May 1, 2020, nag-announce na ako sa entire, you know, group of leaders at networkers namin na ang pandemic mahaba pa to, hanggang walang vaccine hindi pa to matatapos yung quarantine. Yeah. Kaya yes, starting May 1 pa lang, trumatrabaho na yung mga tao namin. Dati sanay kaming magbahay-bahay, no, pumunta ng probinsya para makipag-usap. Because we knew that the lockdown was going to be extended, nag-aral kami lahat kung paano mag-Zoom, paano mag-Facebook Live, paano gumamit ng Messenger chat, Viber chat, WhatsApp chat, yung mga online na platforms, mga Zoom. So kahit na ako, 10 years na ako hindi gumagamit ng laptop dahil nag-pandemic, kailangan ko matuto ulit paano mag-laptop, no? Kailangan ko matuto paano gumamit ng Zoom, no? How to do FB Live. So nag-transition kami kaagad from doing events offline to full online. So kahit na ECQ, nagnegosyo yung mga tao natin kasi pwede naman mag-GCash, di ba? Pwede naman magbayad sa 7-Eleven, no? Pwede magbayad sa bangko. Tapos yung sa ship out, ginawa naman namin, nag-artila kami ng mga refrigerated van, no, bawal ang eroplano, di ba? Yung LBC, nag-shutdown. Nag-artila kami ng mga refrigerated van para mapadala namin sa Visayas at Mindanao yung mga shipment na kailangan ng mga tao namin. When it comes naman to commission, no, we are proud to say, in the entire almost 2 years of our quarantine, no, or lockdown, never kami nag-miss ng single week ng payout kasi yung mga empleyado namin, natutulog po sila sa opisina para magawa yung check-in ng mga membro, mga leaders namin, para ma-prepare yung commission nila, tapos para makapag-credit sa ATM nila. Tapos yung mga leaders namin, ang pumupunta sa opisina, silang nagdi-distribute ng check-in dun sa mga mas maliliit na leader, no? Yung mga kumikita ng malaki, volunteer sila para mag-distribute ng check-in ng mga leaders na kumikita ng, you know, it could be 500 a week, it could be 5,000 a week, it could be 20,000 a week. Pero ang importante kasi during lockdown, hindi sila nabakante, hindi sila nawala ng kita. So 2020 actually was our biggest growth year, no? From 2019 to 2020, nagdoble yung negosyo namin. Tapos 2021, lumaki rin ulit. Kaya ang rami pong nakinabang talaga, no, sa mga produkto namin, sa programa namin. Katunayan nga, during pandemic, parang 300 yung kotse na lumabas, no, sa i-Fern. Kasi dati, di ba, ang kotse sinasabi nila luxury. Because nag-pandemic, nawala yung MRT, nawala yung LRT, di ba, yung bus tumigil. Yung mga bus kailangan may harang-harang, yung mga tricycle. So naging ano, naging necessity ang kotse, hindi na siya luxury. Kaya yung mga tao na nag-iisip pa lang bumili ng kotse, napadali yung decision nila. Napadali yung decision nila na maglabas ng kotse. At syempre, since tuloy-tuloy yung negosyo nila, tuloy-tuloy yung kita nila, napadali rin yung pag-ipon nila nung pambili. Kaya ang daming kotse na lumabas during the pandemic na nakatulong lalo sa pagpapalaki ng negosyo nila. Bongga! Nako, hindi pa man tayo nagsisimula sa ating mentoring session. Nako, nakaka-inspire na yung simula or business journey ni Sir Tommanny.